ko, sa Mirabo. Galing kayo pa sa Marawi. Talagang kahapon pa kayo, ano? Ito, ngayon. Ngayon lang. Ano pa? Oy, grabe. May ay. Airport, ang first flight mo ay 5 boarding. Galing plane pa tayo, fresh. Wow, talaga. Yeah. Ang Pilipinas ay napakalaki, 7,100 islands, di ba? So, kailangan talagang umabot ang mga malalayo dito. Kaya ayan, sa lahat ng mga taga-provincia, tayo yan. Ma, batiin mo ang lahat ng mga taga-Marawi na mga kababayan natin doon. Huwag tayong mawala ng pag-asa kahit nadidelay muna yung ayuda kaya kompensasyon ng gobyerno. Importante yung batas, binabantayan ng ating presidente. Marawi Compensation Board, pinasa na yung batas kasi, di ba? So, kinihintay na lang nila para makabalik daw sa ground zero yung paglabas ng kompensasyon. Never give up. Tayo po ay nakikidalamhati rin sa mga biktima. Ah, patuloy pa rin ang ating unity ba, ma'am? Patuloy pa rin ba? Yes, dapat po. Kaya kami po yung nag-remind mga kabataan, tayo mga OFWs, tayo yung mga hindi agad-agad nakakadating sa mga parlamento, kongreso. At pinaparinig namin sa dala sa mga lalubhasa o kaya mga matataas ang ating presidente, si PM, na alam namin nanggaling din siya sa malayo, Ilocos eh. Opo. Eh, nandito tayo para sa pagkakaisa. Anong position niya yun, ma'am, sa government? Wala pa. Wala akong posisyon. Tayo po ay voluntaryo sa mga humanitarian. Tayo po yung frontliner kasama yung Red Cross, mga doktor dyan sa mga gera ng Marawi. At yung mga sundalo po, nakikiramay kami sa lahat ng mga nasaktan noon. Yan, ano po inyo, yes, ma'am, ano po inyo masasabi, ma'am, na ano, na nagsabay ang rally dito ng ano dito kaysa doon sa Davao? Ano po inyo masabi doon? Ano po, kanya-kanyang sentimiento. Bilang ako journalist din, I would always call for one non-political world, non-political Philippines, kasi ang daming gagawin, first year pa lang ni President. So ang dami pong gagawin. So fellow Davaoenos, palagi akong graduation speaker ninyo. Tayo po ay nagkakasa dito for Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Even taga Mindanao po kayo, pero pumunta po kayo sa Maynila. Okay, kasi nga pinaparamdam namin na kailangan po yung unity. Ay, kaya na magkaisa. Diba? Opo. Ang dami pong gutom. Ang dami pong wala. Ang dami pong walang hapagkainan. Ang dami pong wala sa pintuan. Walang bahay. Opo. Kailangan pong marinig sila. Diba? Sana po ay tuloy-tuloy. Ano ang pangalan nga natin? Gutok po. Rescue, ayan. Marawi. Ayan. At nakikisa sa lahat ng frontliner. Binuto ka pa ito sa... Diba? Mama, mama, ito. Yan ang mga kababayan. Ito po ang isa din na tumakbo dati sa pagkasenador. Ano? Talagang nakita po natin dito. At talagang malayo pa lang po. Nakangiti na po sa atin. Ayan. Talagang ano. Tuloy-tuloy po kahit wala sa gobyerno. Tayo po ay nag-call for public service kahit volunteers tayo po. Hindi kailangan ng sweldo. Tuloy-tuloy kami po ay malapit sa ospital. Kailangan ilapit sa mga senador, kay presidente. Hi, President. Salamat po sa lahat ng hospitalization assistance ninyo. Maraming hindi namamatay dahil sa pagtawag ninyo. Thank you. Yes, po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, Ma'am Samira, for joining us. Ma'am, ang pinsay natin sa kay Vice President. Hi, Vice President. Sister Sarah po. Tayo po ay kay grandmother mo, magkakamag-anak sa Marawi, Baluy, Lanao Norte. At ako po ay nagko-congratulate din sa mga ginagawa natin sa DepEd, mga malasakit ninyo. Nakikita namin kayo together ni President BBM, nagsasmilean, nagkaklapan, nag-handshakean. Sana yun na rin po, tuloy-tuloy po towards sa 6 years work. Mabuhay kayo, Ma'am Sarah. Wow. Wala na kasi Muslim. Yan. Ako lang siguro ang minoridad dito, taga mga taga-Tawi-Tawi ko yung nandito, ako yung nagdadala for Tawi-Tawi at mga malayo. Ay po. Wow, ayaw. Talaga naman. Mama, maraming salamat, Mama. Nice to meet you, Mama. Na God bless. Yan. Yan. From the OFW world, you made a president happen, OFW, si President Duterte, President BBM.
was so sympathetic, so, palaging nagroronda sa OFWs. May balak pa kayo tatakbo bilang senador? I am praying to God for guidance. Siyempre, malayo ako sa survey, pero ako lang naman ang taga Marawi. I-try niyo. Sana po. I'm with Action, but I'm, siyempre, asking for God na lahat ng partido makita nila rin yung trabaho ng isang taga Marawi. BBM po ang ano po natin. President BBM kasi si ama niya, nag-work si Papa for 20 years sa Saudi sa kanya eh. Ah, 1973, si Papa. So President BBM, hi po, magkakatrabaho tayo sa Action. We are offering ourselves to partner with you. Diba? Kaya kami nandito. Ayan. Action eh, collaborate. Ayan. Hi po, Samira po. National Council for Solo Parents. Ah, Solo Parents. Solo Parents. Solo Parents. Solo Parents. Pilipinas, ano? Ayan, mga kababayan, nakikita ninyo, haya talagang ano dito, no? Ang pumunta dito at nakiisa sa layunin at talagang na mapapaganda ang ating bansa. Ayan, talagang dito, nagkaisa po ang taong bayan dito. Ayan, sabi mga kababayan, nandito tayo, no? Talagang nakikita po natin ang daming tao dito sa location natin dito sa may Luneta. Huwag nyo nakapansin. Ayan, oh. Ano po kami ka na para? Rex! Subukan mo mag-sorbing. Ha? Mag-sorbing. Mag-sorbing. Ayan. Ayan, si Ma'am Samira, no? Ayan na si Ma'am Samira. Ayan. Huwag ako may bilibid. Ayan, mga kababayan, ang mga tao dito, mga kababayan, ay galing pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, ano? Katulad nito ni Ma'am Samira, ay galing pa po to ng Mindanao. Ayan, talagang ano, no? Ayan, ano ba? Ayan, no? Grabe, lalong dumadami. At mayroon tayo dito ng mga mainstream media, no? Ayan, no? Talagang ano dito. Ayan. Ayan. Grabe, mga kababayan. Diyan, nandito na kakarating lang. Alam ko po na maraming ayan. Sabi ko, i-re-echo ko yan. I'm sure Senator Pia, Senator Lauren are very open. Kahit Katoliko tayong bansa, pero meron ng oras na OFW family, may bago na kasing minamahal. At mga babaeng nandito, kaya lalaki, naiwanan na. So kailangan may formal. Huwag hirapan sa annulment. Annulment po ang magastos daw. So divorce gives a final clarity, mabilis, order that will finally severe yung relasyon. A divorce is allowable. I'm sure the Catholic Church will allow yung exceptional circumstance ng violence at absence. At nasa batas naman po pa sa civil code, pag absentee na yung asawa, pwede na po na i-declare na nawawala na siya. Pwede dapat may divorce na dito. Okay, yan ganun po. Pero ma'am, hindi ba may dati mayroon na silang pinipropose ng divorce bill sa Congress? Yes po, Senator Robin. So thank you po sa mga senador. Sana po, isa na yan po na ano, pag i-final po kasi maraming batang, hindi naman po sa pro na, ano na, hindi nagkakasama yung asawa kasi may mga arrangement naman po yan na pwedeng together sila. Pero the divorce will clarify na ano na po ang pwedeng, pwede na magmahal na rin po yung wala ng pagmamahal. Dapat mambilisan. Oh, yun. Dapat mga yung
criteria tsaka kuan mga 5 years to yes. up na divorce yes, na sa, hiwalay sa missing persons po sa civil code may 5 years or so. Oh, pataas na, dapat declared missing ka na po. Oh, yeah. Dapat or, kahit nandiyan pa ma'am sa parapaligid, pwede na ma'am. Yes po. Paano po ma'am yung sa mga anong sagot natin sa mga religious na antay na ayaw pa rin po itong payagan maski na may nakikita po silang mga naghihirap na family, cannot move on, alam niya, for the legal part of it, economical part of it. Alam niyo po, sa Catholic Church, naging speaker niyo ako lagi sa PCNE, Evangelization Conference sa Puneta Astro Doge. Around the world, only Philippines has no divorce law. Tapos ma'am, may mga... At least for the non-Muslim. Oh, oh. May mga pangyayari ma'am na may asawa na si lalaki, may asawa na rin si babae. Oh, oh. Pero hindi pa rin na-divorce. Hindi na ano eh, hindi klaro eh. So, dapat naman po, multiple ang relasyon mo. Oh, oh. So, sino ba talaga? Dapat maglatag na sila ng criteria. Marriage is a sanctity between two who love each other, respect each other. Ng criteria para maipasa ng yes, batas po. Na malinaw. But men and women, they have their own partner, but we already separated, but yes, marriage po. Is there. We have a right to love and we have a right not to be abused. So, dapat ma'am, ang mga mambabatas natin, bigyan natin, realidad natin na po eh. Attention yes, na magpasa na sila ng divorce. Mobile na yung Pilipino, gumagalaw, kung ano ang mga bansang pinupuntahan. At yung batas nila doon, open na doon eh. Para may pang mahirap. Hindi ma-recognize ma'am. Dito. Pang mahirap kasi sa ngayon parang pang mayaman lang yung annulment eh. Opo, yung pera talaga ang ano dyan, logistics po, gastos. Dapat kayo pang mahirap din na. Opo, yun ang demand ng Japanese. Kasi makapod yung mga may nasa wives, babae. Philippine wives in Japan. Talagang hirap po daw secure ng divorce decree. Hirap sila po to get their property rights, etc. I have another question. I-video ko to ma'am. Yes po. Recorded. How can we connect Bagong Pilipinas by passing or reinstituting? Kasi may divorce tayo before. But if reinstitute it now, how can we reconnect it sa Bagong Pilipinas? Bagong realidad. Wait. Ang Bagong Pilipinas stands for mga realidad na bago ay tinatanggap na. So, tayong solo parents, tayong mga kababaihan, tayong mga inabandona, tayong wala nang kasama sa buhay, buhay iniwanan, it's time to recognize divorce. And Bagong Pilipinas, bagong mga relasyon, bagong pag-asa, bagong pag-iisip. Sana po ipasa ang pro-divorce. Maraming salamat po.